Hey guys, Jill here, Jovel Call Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay i-explain ko sa inyo kung bakit kailangan ang koi fish breeders ay i-breed natin sa tamang edad o sa tamang breeding maturity age nila. So without further ado, let's go. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na updated kayo sa ating bagong videos. So guys, una guys, explain ko sa inyo kung bakit ang female koi fish breeders ay kailangan i-breed natin sa tamang edad na breeding maturity age niya na 3 years old. Regardless sa size guys, so ito ang pinaka rason kung bakit ang female koi fish breeder ay dapat nating i-breed sa tamang maturity age ang kaniyang itlog. Ito, sample guys ha, kasi madaming paulit-ulit kasing nagtanong kung anong edad ang koi fish breeder si breed. Sa ito guys, example, ito ang koi egg, female koi egg. May egg ang laki. ito guys, ang portion na ito ng koi fish egg. Lagay natin dito ha, koi fish egg. Pag nasa tamang edad ang koi fish eggs ng koi fish, may makapal ang nasa tamang thickness itong egg membrane ito. Importante kasi na nasa tamang kapal ang egg membrane ito para maprotektahan ang koi fry sa loob ng egg. Bakit? Kung medyo manipis ito, kung bata pa yung koi fish eggs nyo, manipis itong membrane dito sa egg. Hindi masyado maputikan itong fry. Ang resulta ay madaming deformities. Yung mga ano ba, yung mga fry, ano, medyo sira ang bibig. Ang katawan ng fry ay ano, baluktot. Ito mga deformities guys ba, kung medyo bata pa ang inyong female breeder, less than 3 years old, manipis, ang resulta daming deformities o casualties, daming mamatay sa koi fry. Yun ang reason. O minsan kaya daming nagtanong sa akin, bakit ang koi ko, ang egg ng koi ko, hindi siya na fertilize, puti-puti lang lahat, walang na hatch. Yun ang isang reason guys. Bata pa ang inyong female breeder o yung lucky. Ang lucky din. Ang required kasi na age, ang breeding maturity age ng female koi ay 3 years old. Ang koi kahit 1 year old, magsimula na siyang mag-breed, pero hindi pa siya matured, hindi pa siya ready to breed kasi yun na nga, manipis ang kanyang lining ng egg. So ang resulta, kung mabuhay man ang mga fry, daming deformities at saka sakitin at galing mamamatay. So yan ang reason, dapat 3 years old regardless sa size guys, kasi merong malalaki na koi, malaki siya, yung koi malalaki, pero bata pa siya, nasa 1 year old na pa, lalo na pag ginagrow siya sa tamang lalagyan, malaking lalagyan, madali siyang lumalaki. O yung mga jumbo type na variety, madali siyang malaki, pero bata pa siya, wala pa siya sa breeding maturity age, kaya hindi siya pwede. Kailangan 3 years old talaga ang breeders nyo. Kailangan alamin nyo sa binilhan nyo ang edad talaga. Kasi madami ding mga sellers na nagsabi, oh ito breeder na kasi malaki. Hindi yan guys, kailangan talagang matured, 3 years old.
Kaya na-express ko sa inyo na, na ang rason dapat matamang kapal ang egg membrane para maputikan yung koi fry at ang ma-lessen ang deformities at casualties. Ang lalaki din guys, kailangan ang male koi, ang breeding maturity age ng male koi ay 2 years old. Okay? Dapat i-check ninyo kung dami ba siya ng milk or sperm. Kahit 1 year old pa ang male koi, magsimula na yan mag-develop ng breeding reproductive system niya, simula na yan mag-develop. Meron na yan sperm, pero ang sperm count niyan medyo ano pa, mababa. Kaya ito talaga ang breeding maturity age niya, 2 years old. Okay, so naintindihan nyo guys, kung naintindihan nyo na kasi maraming nagtatanong nito, laging nagtatanong kung bakit ano hindi na hatch, ano yan, etc. So yan ang reason guys, kulang sa edad. Dapat ang female 3 years old, ang male 2 years old, ito ang kanilang breeding maturity age. Ito, na-explain ko kanina, ang female kailangan talaga 3 years old kasi dito, ito ang pinaka-reason guys. Ha? Okay? So, yan lang guys. Kung meron kayong tanong, comment down below lang. Yung mga bago pa dito sa video, bago pa nakapanood sa video ko sa channel ko, huwag kayong kalimutan mag-subscribe at hit ng bell notification button para ma-update din kayo kung meron akong bagong videos. Okay, paki-like na din at share sa mga koi fish keepers at fish keepers friends ko. Okay guys, thanks for watching. Keep safe everyone. God bless.